Respect local artists. Ito ang panawagan ng SB19 fans matapos madismaya umano ang It's Showtime host na sina Vice Ganda at Ann Curtis nang malamang hindi na maaaring patugtugin ang kantang Gento ng P-pop supergroup na SB19 sa kanilang programa ng walang bayad. Noong June 10, 2023, sa segment ng It's Showtime na Isip Bata, hinamo ng isang contestant si Jong Hilario na sumayaw ng viral TikTok song na Gento. Agad naman itong kinasahan ni Jong, ngunit sa kasamaang palad ay sinabi ng staff ng Kapamilya Noontime Show na bawal na itong patugtugin dahil ito ay may kaakibat ng bayad. Halata naman ang pagkagulat ni na Vice Ganda at Ann Curtis dahil ito ang unang pagkakataong pagbawalan sila kahit makailang beses na itong patugtugin sa programa. Bawal, naniningil na sila. Naniningil na. Yung rampa, libre. Ayaw niyong itry? Pabirong hirit ni Vice Ganda. Sa ad naman ni Ann Curtis. Talaga? Hindi ba good promo yon for the music industry? May ganun na pala. Sayang. Tila hindi naman nagustuhan ng SB19 fans ang naging reaksyon ni Vice at Ann. Simula pa nitong linggo, June 11, hanggang ngayong Lunes, June 12, 2023, ay trending sa Philippine Twitter ang Respect Local Artists, kalaki ng panawagan ng fans at ilang netizens na dapat lamang maningil ng SB19 dahil karapatan nila ito. Ayon pa sa fans, ikinalulungkot nilang tila nakakalimutan na mayroong music royalties bago gamitin ang isang kanta. Ang music royalties, ayon sa definisyon ng music label at distributor na sunusuot, ay ang karapatan ng bawat songwriters, recording artists, publishers, music labels, at producers na ipabayad ang kanilang gawang awitin sa sinuman at anumang TV shows na gustong gumamit dito. Isa sa mga nagbigay ng reaksyon ang singer, songwriter na si Sam Concepcion. Panawagan pa ng isang SB19 fan. Hi, it's showtime. Now I hope you can find time for some clarification on this issue. Things are getting out of hand. SB19 are being bashed saying mukhang pera because of the comment of your host. Naniningil na sila. It is the artist's right. Saad pa ng isa, hindi po mali ang SB19 na maningil ng royalties whenever their songs are used or played. It's their right as an artist and creators of the song. Ginagawa nga yan sa foreign artists eh, bakit di pwede sa local? Sabi pa ng isa, di naman po kayo pinagbabawalan na i-play yung song. You can play the song but pay what's due the artist. They need to get paid to pay their own people. People getting paid for their own work. That's what's good for the industry. Dagdag pa ng isa, I understand na need sabihin na bawal na. But it should have been followed with good enough explanation.
hindi yung naniningil na sila lang. That sounded like royalty fee was not a thing. Samantala, sa kabila ng batikos sa dalawang Eat Showtime hosts ay mayroon ding dumipensa sa kanila. Tweet ng isang netizen, respect local artists daw, eh kung isukan nyo sila ngayon, parang wala silang nagawang tama sa buong buhay nila. Ha ha ha! Si Vice nagulat lang naman siya. Normal yon. Si Anne din. Since yung tono ng voice ni Anne, mahinahon na patanong. Grabe kayo, local artist din naman yan. Depensa ng isa. Sorry, pero I am with Anne and Vice here. Harmless naman yung comments nila. And to think na these big artists are promoting the group from time to time. I don't think they're putting them on a bad light unlike some of the teens na binabash nila at calling and shading them. Sabi pa ng isa, pinapalaki nyo lang yung issue. Nagulat lang naman sila Vice na may bayad na pala yung kanta. So technically, kung from the start pa lang yan, may bayad na. For sure, hindi nila gagamitin yan at mababanggit. Habang isinusulat ang artikulong ito, ay wala pang inilalabas na anumang pahayag at reaksyon ang It's Showtime, particular na sina Vice at Anne patungkol sa nasabing issue. Kayo, ano ang komento nyo? Abangan ang mga susunod na ulat. Thanks for watching. Click the subscribe and turn on notification bell. Hanggang sa muli.